Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyo, mga daddy ko, mommy ko, tropa ko, and welcome sa akin channel, ang Daddy Cool World Channel. So, yun, panibagong araw, panibagong kwento na naman, and kasama na naman natin si Kulokoy with a tiger background, no? So, ano Kulokoy? Ayos involvement mo kahapon, ha? May pamontage ka ma. No, may pamontage pa po si Kulokoy, no? So, medyo, syempre, hindi pa tapos yan. Mag-e-evolve pa po yan, no? So, tingnan nyo sa mga susunod na vlogs kung paano nag-e-evolve si Kulokoy, no? So, syempre, hindi naman yung Daddy Cool World, hindi yan titigil sa pag-innovate, no? So, ngayon, nagsisimula pa lang tayo sa pangmahina ang montage. Pagdating ng ano, pag naka-acquire na tayo ng mga cameras and proper equipment, pagagandahin pa natin ang Daddy Cool World. At dito nag-uumpisa yan kay Kulokoy, no? So makikita nyo yung mga involvements ng Daddy Cool World, no? So ano, ayos, diba? No, so yun, and dahil nga solo visto pa tayo, no? Ay, hindi pala tayo solo vista. At dahil dalawa na naman kami ni Kulokoy, no? So, ngayon, magkikwentuhan lang po muna tayo. And ang pagkikwentuhan po natin for today is mga diskarte sa pangungutang. Yan, pag-usapan natin yung mga diskarte sa pangungutang. At alam ko na marami na naman makaka-relate sa mga tambay dyan, mga chismosang kapitbahay, at yung mga mahilig lang mangutang, no? So yun, at yung mga nagbabalak din mangutang, panoorin nyo to para malamit kung paano mga diskarte sa pangungutang, no? So yun, tara, kwentuhan tayo. And John, yung una natin sa mga diskarte sa pangungutang sa heart, no? So yung tinatawag kong ano, the feeling close, no? The feeling close, ito yung ano, ito yung mga diskarte ng mga nangungutang na akala mo close sila dun sa gusto nilang pagkautangan, no? Nandyan yung araw-arawin kang puntahan sa bahay, no? Araw-araw susunuin ka, no? Makikipagkwentuhan sa'yo, syempre yung mga kadalasan kasi nga ng mga tinatarget nitong mga the feeling close na to, yung mga nabobol sa bahay yan, yung mga housewives yan, yung mga house husband, yung mga nasa bahay lang, no? Tapos ang alam nila yung partner o yung asawa nung gusto nilang pagkautangan, meron namang maibibigay o meron maipapautang. So yan nga, kaibigan kay Baganin. Tapos kapag ano, kapag okay na yan, bigla na yung babanat na mare, pautang naman ng 500, mare, pautang naman ng 1,000, tapos bayaran ko sa susunod sa sweldo ni ano, ni kumpare, no? O kaya mare, pakuha naman muna nito pag sa tindahan, pakuha naman muna ito, babayaran ko sa sahod, no? So yan, so the feeling close, kasi syempre di-discard na talaga itong mga the feeling close na to. Kasi close na sila, eh. Diba? So, mag-iipon pa yun ng mga ilang buwan. Siguro mga dalawang buwan, apat na buwan, anim na buwan, yan, close na sila. Pero pag bang malupitan pa lang, no? So, isang buwan pa lang, eh, kaya ng mga utang, no? So, sa mga merong mga ganitong kakilala, eh, medyo ingat-ingat din kayo dahil baka, ano, baka utangan din kayo ng mga ganito. Yun. John, yung next natin sa mga diskarte sa pangungutang is yung tinatawag mong the pinagsamahan, no? The pinagsamahan. Ito yung mga uri ng mangungutang na ano, na ginagamit yung pinagsamahan nila, no? So ito yung mga banat naman ngayon, no? So bautangan mo naman ako, alam, kilala mo naman ako, diba? May pinagsamahan naman tayo, sigurado mababayaran kita, diba? No? So yun yung mga ano yun, eh. Mga diskartehan niya mga yan, eh, no? So parang ginagamit niya yung mga nakaraang na pagsamahan nila para lang mga utang, lalo na
Lalo na kapag yung anong yun, yung taong yun na gusto niyo utangan, eh biglang, parang biglang umunlad, biglang, o kaya nanghalo sa loto, yan, basta yun nagkaroon ng pera na alam niya mangungutang siya. Pero, yung mga panahon na wala pa yung, wala pang kayang ipautang yung taong yun, eh hindi naman siya nakikita, kahit anino hindi nakikita, pero yung lamang ano, nung nalamang umunlad at meron ng ipapautang, ay, nako, ayan na. Mag-ano na yan, bigla na yung susulpo. Tapos, yan pa yung ano, pag nakita pa yung ano, pag nakita niya pa yung taong yun, eh, ang mga banta niya, naalala mo ba ako? Di ba kaklase mo ako sa ganito? Kaklase mo ako ng grade 5? Kaklase mo ako ng ganito? No? So, yan. Ito talaga, marami talaga ng ganito eh. Yung ano, yung papatayin ka ng ano ba tawag doon? Yun, konsensya. Basta yun. Basta alam, pero kung minsan nga eh, mag-iisip lang yun ng ano eh, ng senaryo na magkasama kayo. Kahit ikaw hindi mo na siya maalala, pero siya naalala niya. Kasi nga, gusto ko niyang utangan. So, ingat-ingat lang din sa mga taong ganito, di ba? And yun. And John, yung next natin sa mga diskarte sa pangungutang is yung tinatawag kong you know me naman, no? You know me, no? Yan, ito yung mga uri ng tao na kakilala mo naman to, no? Kakilala mo naman to, pero lagi yung sinasabi na babayaran kita sa ganito, babayaran kita sa ganyan, babayaran kita pagdating nito, kilala mo naman ako, nagbabayad ako ng utang, di ba? Kahit na ganun palagi na niya. Ngayon, pag dumating na yung ipinangako niya na magbabayad siya, sasabihin niya lang, ay, nagkaroon lang kasi ng problema, pero kilala mo naman ako eh. Nagbabayad talaga ako, nagkaroon lang talaga ng problema. No? So, hanggang ngayon na, patuloy ng patuloy na yung ginagawa ng ganun na pampapalusod. Na kilala mo naman ako eh, magbabayad ako, talagang nagkaroon lang ng ano, hindi lang dumating kagad yung sahod ko, keso nagkaroon ng problema, may pinagkagastusan na importante, yun yung tipo, no? So, yun, eh talagang, ay nako, ewan ko sa mga taong to, yung mahilig mga ako, pero pala yung dapat ako, no? So, yun nga yung mga diskarte ng mga utang. Kailangan kaibiganin ka niya muna para makuha niya yung tiwala mo. Tapos yun yung gagamitin niya palagi na palagi, magkakilala naman kasi kayo. Kaya dapat magkatiwalaan mo siya. Yung mga ganun. Yung mga, may mga tao talaga na magagaling magboke. No? So gagamitin pa yung ano, pagiging magkakilala niyo para lang makautang. Diba? Yun yun. Yon. Yan. Yung next natin sa mga diskarte sa pangungutang is yung tinatawag kong itanong mo pa. No? Mga itanong mo pang buwan ng verse. So, yan yung, ito yung mga linyahan ng mga gustong mangutang na parang gusto nyo ipa-confirm sa'yo na talaga nagbabayad siya. No, yung mga banat niya na itanong mo pa kay ganito, itanong mo pa sa ganyan, itanong mo pa sa ganyan, itanong mo pa sa ganyan. Yung tipong talagang naghahanap siya ng ano na talagang mapapautang ka nang wala sa ubas. So, yun. Pero, yung mga tao naman talaga ganito na medyo anis, hawak-hawak siguro. Yung mga tao ganito na ayos naman talaga itong mga ito. Kaya lang kasi, di ba, kung minsan, parang mahihiya ka na rin eh, na hindi pa utahin kasi nga, kakilala na ganito, kakilala na ganito. Lalo na pag na-confirm mo na talagang nagbabayad naman siya. Siyempre, ang gusto lang naman ng mga nagpapautang is yung talagang sigurado siya na makakapagbayad kahit nga sabihin mong kakilala mo yan kung alam mong hindi nakakapagbayad yan eh medyo mangingilag ka na eh kaya lang nandun yung makukonsensya ka na hindi mo siya papautahin kasi magkakilala naman kayo, di ba? O kaya magkapit bahay kayo, di ba? So medyo
talagang yung ibang mga nangungutang eh dumidiskarte lang talaga ng ibang dahilan para mapautang lang sila. No, so ako ko ito yung ano yung balagang syempre then ano yung alam nila na yung mga nagpapautang eh medyo tinatamad na yung mag ano mag research. No, so kung sino-sino na lang yung tinuturo. So ang gagawin niya, magre-research kung sino makakilala nito. Tapos doon ang kaibiganin. Para kapag dumating yung time na kailangan niya ng mangutang sa taong yun, eh alam niya kung sino sasabihin niya na itanong mo dito sa taong to. Maraming mga ganito. Comment nyo down below kung may kakilala kayong ganito. And yun. And John, yung next natin sa mga uri ng nangungutang is ay mga uri, mga diskarte sa pangungutang is yung tinatawag kong sanglamod. Sanglamod, ito yung mga uri ng nangungutang na isinasanlaba kung anuman ang suot nila sa katawan nila para lang makautang, no? Isasanla nila, oh ito kunin mo na muna to para makautang ako sa iyo. No, kunin mo na tong bracelet, kunin mo na tong relo, kunin mo na tong ano, no, kunin mo na yung ano. No, kung ano nung binibigay para lang makautang. Pero yung mga pinapasangla naman, no, yung sinasangla naman sa'yo ay mga Japix. No, so hayaan niya lang mga ilang buwan ganito, ilang buwan sa'yo yung ganito, minsan cellphone na bulok. No, madalas niyo yung mga cellphone na bulok, makukuha lang ng 500, 1,000, no, tapos hindi na kukunin sa'yo kasi nga bulok naman yun, okay lang na mawala siya ng cellphone, no? So yun, maraming mga ganito. Ewan ko kung ano ah, pero alam ko marami pa rin mga dumidiscard na ganito. Siyempre ang gusto naman ng mga nagpapautang is merong collateral eh, diba? Kaya lang titingnan mo rin yung collateral na ibinibigay sa'yo. Baka naman yung mga collateral na ibibigay sa'yo eh bulok, eh pangit din naman yung ganun. Diba? So ano nyo rin, i-assess nyo rin yung mga collateral na kukunin nyo kasi baka pagdating na singila na eh lugi pa rin kayo, diba? And yun, John, thanks for watching for today's video and I hope and I know, no, na marami nakaka-relate na naman na mga millennials dito, no? So ang mga batang 90s, parang 90s po kasi ako eh, no? So yun, ano natin, tingnan, pagdating kasi sa pangungutang, ang ano dyan is yung ano eh, yung tiwala eh, diba? So kung mangungutang tayo, see to it na ano, na babayaran naman din natin, diba? Hindi yung gagawa lang tayo ng iba't ibang diskarte tapos hindi tayo magbabayad. Subukan din natin gumawa ng diskarte sa pagbabayad, no? So yun, sa mga nagpapautang naman dyan, eh siguraduhin nyo nakakilala nyo, diba? At kung kakilala nyo man, siguraduhin nyo na alam nyo na magbabayad yung nayupak na to. Mga himba, diba? Mga himba na yan, dapat nagbabayad. Pag hindi nagbabayad, okay lang tumanggi. Mga tropa cool, no? Hindi masamang tumanggi sa mga nangungutang. Kahit nakakilala mo pa yan, diba? At mas lalo na pag alam mo na hindi nagbabayad yung mga himba na ko, diba? Yung mga tropa cool mong himba, diba? So, kayo, nasa niya naman yan eh. Perang yun naman yan, pinaghirapan niya yan, diba? So, kung utangan lang kayo ng utangan, tapos nakikita mong patamad-tamad dyan sa kalsada, eh, huwag yung ano, pautangin. Hayaan nyo silang isampal sa mga pinagsamahan nyo, diba? Hindi naman kasi yung mga nature ng tao yun, diba? Na palaging isa na sampal sa kayo yung pinagsamahan nyo, na magkaibigan kayo, diba? Magkasama kayo. Kahit ba wala naman siya na itulong sa'yo. Yung mga ganun, diba? So, yun. Nasa sa inyo yan, mga tropa cool. And humahaba na naman ang aking outro, no? So, yun. So, thanks for watching for today's video. And ayan, nilapit ko na si... Ayan, nakawak-awak siya. Kasi nasa likod lang po siya. Medyo nagre-reklamo na siya, no? So, kasama niya ako. Pero nasa likod lang siya, no? So, yun.
Thanks for watching for today's video, and don't forget to like, share, comment, subscribe, and click na rin yung bell button para updated kayo sa aming video vlogs. No? So, si Koloko na lang po muna mga kasama ko ngayon. And kapag medyo lumaki-laki na si Baby Motmot, eh, baka tatlo na kami. No? So, but yun, ina-announce ko na magkakaroon na. Magkakaroon pa ng kasama si Koloko. Magkakaroon pa po ito ng kasama. So, magiging tatlo na kami dito. At hindi ko alam kung paano pa ako magkakagin. So, kailangan ko po talaga ng mga lamesa para nakatayo lang po sila doon. Kasi kung ganito, hindi ko sila makahawakan ng sabay. O makahawakan ko sila ng sabay. Yan, no? So, yun. Thanks for watching. Mahaba na naman yung outro ko nito. Dami-dami ko na naman sinasabi, you know. So, yun. Thanks for watching for today's video. And I hope na sa mga susunod na panahon, makita-kita pa tayo. No? So, tuloy-tuloy lang tayo sa ating daily vlogs. At tuloy-tuloy lang tayo sa pagpapalaganap ng Daddy Cool Fever na ngayon ay sinat pa lang. Pero, eto. Nasabi ko sa inyo. Nalalaganap ang Daddy Cool Fever sa buong Pilipinas. At malay nyo, sa buong mundo. No? Hindi natin alam. Pero i-claim na natin na mag-English-English na. Kaya ba natin? Kaya natin yun. Walang hindi kakayanin pag gusto. Diba? So, yun. Thanks for watching ulit, and see you when I see you, and bye-bye! Bimba! Montage time! Baby home with the freaks. Yeah, girl, you the freak of the week. If you don't love West Coast, then you don't smoke best dope, and you don't get XOs. Your girlfriend at our next show, it's like, oh, California, it's summertime. My top lip back, and we unwind, and this wine fine. And you are too. Let's go to the beach with a drink to us each, and yeah, do what we do. Meet up with the gang and toast the shit. We the flies out, yeah, I told you.